Meron na namang corrupt na police. Putang ina. Ito na naman. Kaya hindi lang nakuha yung warrant. Welcome sa isa na namang edisyon ng Nuki Reacts. Itutuloy natin ang panonood natin ng Mad for Each Other. Okay. Huli nating pinanood yung may dinuguan ako ng ulam. Nagkita na yung dalawang bida natin si... Nakalimutan ko yung pangalan na. Shit. Basta yung dalawang bida natin, yung pagka-chaotic nila sa tuwing nakikita sila. Samahan nyo akong marinde sa ingay nitong dalawang to. Parang first time nating gagawa ng reaction sa palabas na walang halong magic, walang halong zombie. Tama ba? Walang halong... No, may Squid Game tayo eh. Nga pala, no, hindi ko pa rin naituloy yung Squid Game pala. Tangina, naalala ko na naman. Ah, yung My Name pala, no? Walang magic, walang zombie. Crime. Pero ito, love story na medyo iba sa mga nakasanayan nating love story na inilalabas ng K-drama. Yeah. So, bago natin ito simulan, please hit like, subscribe, and the notification bell para may update ka sa mga palabas na pinapanood natin. Let's go. Ooh, may alam siya sa batas. Wala kang prueba na gusto niyang gawin yun. Layo ba uninamot? Buwisit ka. Asahan mo ba, no? Ah, police siya dati. Putang ina. Ba't wala service? Police siya dati. Wait, hulaan ko ah. Hulaan ko. Police siya dati. Tapos, kailangan niyang... Or may nangyari. Pulis siya dati, tapos may nangyaring traumatic sa pagsisilbi niya bilang pulis. Then, pinagbakasyon siya. Pinagbakasyon siya. Then, kailangan niyang mag... kailangan niyang maipasa ang mental health niya. Yung mga kaya siya dumadalaw sa doktor. Gets niyo? Okay, yun ang hula ko. Kaya wala siya sa serbisyo. Ngayon. Bawal lang spoiler. Sino ang nasa ospital? Eugene. Dismiss siya.
Meron siyang anger management. Kailangan niya ng doctor's note. Sinong mas magaling manira ng mood animal? Ba o Ninadarain doon? Pete masyado animal, baon nina. Nasira pa tuloy yung phone niya, animal. Baon nina. The feels kapag naramdaman mong biglang may nagbigay ng atensyon, ng care sa iyo, ano? I just want this to stop. Everybody does. See? It's natural. True, no? Yun ang nakakalimutan ng karamihan. Or hindi nakakalimutan, wala talaga silang ideya. Kung paano nila i-express yung galit nila. Kasi tulad nga sabi ng doktor, di ba? Natural lang yung emosyon na galit. Parte talaga ng buhay natin yun, yung magalit ka. Pero kung paano mo siya i-express, doon nagkakatalo. Sa akin, kapag nagalit ako, hindi ako expressive na tao eh. Titigil na lang ako bigla magsalita, tapos hihinga ako malalim. Tapos hindi na ako magsasalita. Tapos iiwas ko na lang yung sarili ko doon sa bagay na nagpapataas ng emosyon ko ba. Or, madalas, para wala ng masyadong usapan, para makaiwas ang lahat sa sakit ng ulo, mag-aano na lang ako,
Yung magko-concede na lang ba? Okay, fine, sige. Bakit ako sasakitan ng ulo? Ganun na lang ba? So, yun ang gusto kong malaman sa inyo. Kayo, paano nyo ina-express yung emosyon nyo in a healthy way? Galit man yan, masaya man yan. Comment nyo na yan. Gusto kong malaman yan. Magtulungan tayo dito. Let's go. Continue. Ito yung history niya. Ito siguro yung dahilan kung bakit siya nasuspend. Meron na namang corrupt na police. Putang ina. Ito na naman. Kaya hindi lang nakuha yung warrant. The usual shit. Wala kang warrant, boy. Mapapahama kayo niyan. Kaya siguro siya nawalan ng ano. Kaya siya na suspend eh. Kasi nag-operate siya ng walang warrant. Nanakit pa siya ng mga hindi niya alam kung suspect o hindi. Ah, yun yung Eugene. Nasaksak. Butang ina. Suplex. Napagbintangan pa silang parte ng prostitution anima. Kapitbahay niya mismo, paano niya iiwasan animal baonin na? See, pareho pa sila ng doktor animal. Kalma, umiwas ka na lang, tangina. Alam mo yung, maliban sa may issue na sila sa behavior nila, ang petty pa nilang dalawa. Tangina. Ah, chaos.
Yan, mapanghusga ka kasi. Pulis pala yung... Ang maganda naman kay Wio si lalaki. Hindi siya yung tulad nung sa totoong buhay ba? Si Wio, kahit sobrang galit niya, hindi niya pinapangalandakan na pulis siya. Galit lang siya. Mainit yung ulo niya, sisigaw siya. Pero hindi siya nag-road rage na ipinagyayabang na pulis siya. Dito, tangina, kahit hindi pulis, sasabihin, pulis ang puta. Mabuisip. O kahit pulis pa sila. Diba? Di ba na kayang kontrolin yun? Hindi lahat ha. Hindi ko nila lahat. Good. Umiwas ka na lang. Dude, paakyatin mo muna. Bago mo pindutin. Na-appreciate ko yung ganyan. Yung kakain ka lang na ano. Yung at peace ba? Sa isang lugar na ganyan. Ganda ng ilaw, ganda ng environment. Dude, chill! Ah! Ilang minuto lang to? Bakit ang bilis? Tigti 30 minutes lang. Sana ganito lang lahat. Chaotic pa rin. Ang petty. Ang petty nilang dalawa. Tapos may issue pa sila. Naiintindihan ko yung mga tao na nangangailangan ng professional help pero ayaw nila. Pero ayaw nilang lumapit. Kasi kala nila, sa isip nila, yung mga doktor nakikinig sa mga gusto nilang ilabas sa mga problema nila dahil trabaho nila yun, hindi dahil may concern sila. Kaya ang hinahanap nila yung talagang kaibigan na makikinig sa kanila. Yun ang iniisip ng iba. Hindi ko sinasabing lahat. May kaibigan din ako na nasa ganung profesyon. Gusto rin talaga nilang mapabuti yung pasyente nila. Oo, trabaho nila yun, pero they are human first before yung profession nila. So alam nila yung ginagawa nila. Willing silang makinig and at the same time tutulungan kanilang mahanap yung solusyon na yun. So huwag kayong matakot na lumapit at maghanap ng professional help. Yun lang. Pero ang hirap siguro nun, ano? Yung nagtitrigger sa galit mo. Ano ako, may anger management ka. Yung nagtitrigger sa galit mo, ikapit ba? At malapit sa'yo, tapos nakikita kayo palagi, Diyos ko, Lord, ang hirap ka. Tapos gusto mo nalang iwasan ba? Para wala nang gulo. Anyway, sa lahat ng dumaranas sa ganitong sitwasyon, wish ko na maging maayos kayo, mapabuti kayo, at sana makahanap kayo ng
taong makikinig sa inyo at tutulong sa inyo na makahanap ng solusyon sa mga pinagdaraanan ninyo. And huwag niyong iisipin na nag-iisa kayo. Laging merong handang makinig sa inyo. Okay? Maraming salamat. Kung nagustuhan mo itong episode na ito, please hit like, subscribe, and the notification bell para may update ka sa mga palabas na pinapanood natin. Maraming salamat. Bye!